naman. Ang importante sa atin, magawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So welcome po sa ating training na ito, and culture po natin ang equipping and training. We love it. No, kasi alam natin ito yung ating pampadevelop, ito yung ating kailangan para ma-increase yung ating capacity to love the Lord. So, mag-engage po tayo, family, as our culture, na tayo po ay palaging nag-share. So, i-share po ninyo ito sa inyong Facebook, and then, i-mention din po ninyo ang inyong mga kaibigan. Huwag lang din po kayong magwa-watch. No, ang mahalaga po, nagko-comment po tayo. Sapagkat yan po yung engagement, because this church is our church. It is our family. So ang mahalaga po, bawat nare-receive natin na mga nire-reveal sa atin ng Lord, ang maganda po is sinishare din po natin ito sa atin pong group chat. Yan, rather dyan sa atin pong comment section. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na huwag nyong i-withhold ang inyong privilege na maging part ng family. Especially ngayon na maraming nasa isolation, pero ang importante po, even though we are physically isolated, but we are spiritually connected. So yun po yung dapat na practicein po natin ngayon. At ito po ay hindi gawain, kundi ito po ay isang pagkakataon na tayo magkasama-sama spiritually speaking and also virtually. So dapat po connected ang ating spirit, and then connected din po, parehas tayo ng nandito tayo sa isang platform na ito. So habang nagsasalita po ako, nakikinig po kayo, and then nagko-comment naman po. So yun po yung malaga na ating pong engagement na ginagawa po natin, because we are not a visitor here. Hindi tayo po bisita na nakikipanood lang, no, na pagka minsan, ito po ay training ho mga kasama, hindi ka lang basta nanonood, hindi rin din po ito online, kagaya ng online class na papasukan mo lang. So kailangan po dito talaga, ang hangarin po ng Panginoon, kaya naglagay siya ng training para sa kanyang mga anak, ay magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Always remember that there is an enemy, Satan and his demons. And that demons gives the spirits that deceives us. So, yun po yung ating napag-usapan last week. May mga espiritu na hindi natin nararamdaman, hindi natin na-identify because we are deceived. So, yun na po yung problema natin. Hindi na natin nakikita na tayo ay hindi na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Tayo ay nagiging stagnant na. At hindi na tayo nagiging kabahagi sa paggawa patungkol sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin mga kasama, kapag meron tayong desire, kapag gusto po natin, maraming paraan. Kapag kaayaw, maraming dahilan. Pero ang Diyos hindi nagkulang. Palagi po siyang nagpapaalala sa atin, palagi niya tayong sinasanay, spiritually speaking. Kaya po, we are blessed kasi meron tayong ganito. So don't miss the opportunity to share. Don't miss the opportunity to mention your loved ones. And don't miss the opportunity for you to type your insights o yung mga bagay na na-receive mo that comes from the Lord. Fresh insights na na-receive mo mula sa Lord, or your striking statement. No, even though we are physically separated and we are physically isolated, we are spiritually connected. And it is not just spiritually connected, we are virtually connected. So, importante po ang connection natin ngayon. Sinisecure po natin na sinisecure. So, napaka-importante po ng ating pag-uusapan. Kaya po, magkaroon tayo ng kakayanan. Magkaroon tayo ng pagnanasa na tumanggap tayo ng mga bagong bagay mula sa Panginoon ngayon. Huwag niyong sayangin ang opportunity nito, because God will give you something new this evening. And I'm so excited to share this to you kasi ito po pampa-effective mo. Ito, pagiging fruitful mo. Kapag na-receive mo ang mga bagay nito, you will become effective, you will become fruitful in the kingdom of God.
So hindi mo mararamdaman na ikaw ay rejected. Ano yung spirit of rejection? You are alone. Hindi ka tanggap. So, yan po yung espiritu na yun. Sa totoo lang, tanggap na tanggap ka. Una ng Panginoon, pangalawa ng ating spiritual family. And then yung spirit of condemnation na hinuhusgahan ka, yun na nararamdaman mo. So, mga kasama, no one can judge you. And nobody's perfect. Lahat naman ng tao nagkakamali. So, ibig sabihin nito mga kasama, you are not judged, but you are loved. So that is the spirit of condemnation. And then yung isang spirit is the spirit of intimidation. At ang spirit of intimidation, hindi ko kaya yan, may mas magaling kaysa sa akin, sila na lang, hindi na ako. That's the spirit of intimidation. Dinidisqualified mo yung sarili mo sa calling ng Lord. And then last, as a review, yung spirit of pride. You can do it alone. You can do it without your leader. You can do it without the church. You can do it without the Lord. Pero, hindi ka nakakalimot. Yan ang mga tagline eh. Tapos, hindi mo rin naman nagagawa ang business ni Lord. So, this night, pag-uusapan naman natin, alam na natin na maraming deception, maraming lies. So, we need to strive for the truth. Because the truth shall set us free. Only the truth can set us free. Yan lang po talaga mga kasama ang dapat na ma-absorb natin ngayon. So pakilagay nga po natin sa ating comment section, strive for the truth. Pag sinabi pong strive, yan po yung iyong pinagtatrabahuan, pinaghihirapan, pinagsusumikapan. Yan po ang ibig sabihin ng strive. At hindi mo po yan pinababayaang mawala. Kaya po, sa gabing ito ng ating pag-uusap, magkaroon po tayo ng kapasidad, ng kakayanan na tanggapin ang mga bagay na ito sang-ayon sa salita ng Diyos. And after this night, your life, your passion, your obedience to God will never be the same. Because this is the appointed time of God for us to receive new things that comes from Him. So, magandang gabi sa inyo. Excited ako na i-share ito sa inyo ngayon na bawat isa sa atin, pagsusumikapan natin, pagtatrabahuan natin, paghihirapan natin talaga ang katotohanan. Sapagkat kapag hindi ka naghihirap sa katotohanan, kapag hindi mo pinagtatrabahuan ang katotohanan, makukondisyon ka ng kasinungalingan. Makukondisyon ka ng kasinungalingan. So yung mga bagay na kasinungalingan na yon ay naandoon ka lang sa level na yon. So you are stagnant. So this night, allow the Holy Spirit of God to talk to you. Allow the Holy Spirit to pour out His awesome power for you and your family and your household. So excited ako palagi na dalhin itong salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan. Na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng pagkakataon na gamitin effectively ng Lord at maging fruitful and productive po tayo. So in a moment of prayer, let's pray. Father God in heaven, thank you so much. We honor you. We glorify you. You are the God who is powerful, O God. And Lord, salamat po ng marami. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. May gagawin ka sa amin. And we are so excited tonight. May mga press revelation ka, Panginoon, na ibibigay sa amin. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po kami at ingatan na kami po ay magsumikap doon sa katotohanan. Pagtrabahuan namin, paghirapan namin ang katotohanan. At yung kasinungalingan ay hindi kami maging komportable sa kasinungalingan. Hindi kami maging kumbinyente sa kasinungalingan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. The more na kami po ay nag-i-strive sa truth, the more na nare-reject namin yung mga lies. The more na na-identify namin yung mga lies, yung mga kasinungalingan. Thank you, Father. For tonight, be with us. Remove the preconceived ideas. Remove any thoughts, Lord God, that hinders us to receive these things. Thank you so much, God. In Jesus' name, amen. Strive for the truth. As a citizens of the kingdom, as a children of God, we need to strive for the truth. Hold on.
doon po sa katotohanan. Panghawakan natin lagi ang katotohanan. Yan po yung ating pong gagawin sa atin para hindi po tayo madaya ng anumang kasinungalingan. In the book of 1 Timothy chapter 4, verse 10. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Ito po ay sulat ni Paul kay Timothy na kanya pong pinagmamalasakitan. Si Paul, that time, naka-quarantine po siya, naka-isolate po siya. Hindi po siya pwedeng lumabas. Hindi po siya pwedeng makipag-associate sa ibang tao kasi nasa bilangguan siya. Pero meron siyang disciple na hindi niya kasama, walang iba kundi si Timothy. So sumulat siya para kay Timothy para mabigyan si Timothy ng encouragement. Mabigyan si Timothy ng instruction na kahit magkahiwalay sila, they were isolated, pero sa espiritu magkasama sila. At sa mga individual na kinalalagyan, individual na sitwasyon, ang ginagawa nila ay ang kalooban ng Panginoon. So yan po yung magandang makuha natin ngayon. Kaya po meron tayong training for us to become effective dyan sa tahanan mo. Maging effective ka sa social media mo. Sapagkat may binibigay sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito. Look at the verse. No? 1 Timothy chapter 4, verse 10. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God. So sino dito yung ang pag-asa mo? Walang iba kundi ang buhay na Diyos lamang. In the living God, we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Yan po yung sinabi ng verse. At tandaan nyo po palagi ang mga bagay nito. Deceptions and lies of the enemy is his weapon against God's children. Yan po yung kanyang armas para sa mga anak ng Diyos. Kaya we need to strive for the truth, because there are so many lies around us. Even our thoughts, even our feelings. So may mga kasinungalingan sa buhay po natin. Kaya I encourage everyone to strive the truth, work for it. Talagang pagtrabahuan natin ito. Huwag tayong papayag na tayo ay masarap ang pakiramdam na hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos. Diyan, kinocomfort ka na ng kasinungalingan. Di, okay na yan. Meron ka namang sitwasyon. May ganyan ka namang nagawa na. So may mga bagay na gano'n na lumalagay sa isipan natin, tama na yan, iba na yan. At ito ang pinakamatinding kasinungalingan. Pagod ka na. Imaginin mo, napagod ka na, hindi ka sumusunod sa Diyos. Tapos ang isipan mo, ang damdamin mo, talagang nakakapagod. Kaya mga kasama, lagi nating tatandaan na ang ating ginagawa sa kaharian ng Diyos ay investment. Every time we stop doing the business of God, it is the time of the devil for us to start his business in our life. So, yun na po yung nangyayari kapag tinigilan mo ang paggawa ng mga bagay ng kalooban ng Diyos, yun na yung pagkakataon ng demonyo para kumilos siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. At dayain tayo, i-condition tayo. Mga kasama, kaya mahalaga po na nag-i-strive tayo sa katotohanan, kasi eto po yun eh. Your action is always moving in the direction of your strongest beliefs. So kung ano man po yung iyong ginagalaw, ano man ang iyong ginagawa, ano ang iyong galaw, yan ay nakadepende sa malakas mong paniniwala. So, hindi lahat ng bagay ay pinaniniwalaan mo. At ang nakakalungkot niya, ito, lahat ng bagay pinaniwalaan mo patungkol sa mundo, patungkol sa karir, patungkol sa pera, pinaniwalaan mo yun. Pero ang pinakamahirap sa lahat at nakakalungkot, si Lord na lang ang hindi mo napapaniwalaan ngayon. Si Lord na lang ang hindi mo nasusunod sa iyo ngayon.
So, yan po yung napakalaking kasinungalingan. Kaya po, may paalala sa atin ang verse. So, kailangan mabuhay tayo doon sa katotohanan na yun, doon sa truth na yun. We need to strive for it. Why? Because we have put our hope in the living God. Ang Diyos lang talaga ang pag-asa natin, mga kasama, mga kaibigan. Walang ligtas na lugar ngayon. Kundi ang Diyos lang talaga, yung kanyang kahabagan, yung kanyang biyaya. Doon tayo magpo-focus. Doon tayo mag-i-strive ng truth sa paggawa natin. Bakit? Sabi ng verse 6, if you point these things out to the brothers and sisters, it is all about spiritual family. It is only for those who are sons and daughters. So, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. So, meron pong talagang, sabi niya, panghawakan natin ito, encourage natin yung mga tao na panghawakan ng katotohanan. Sapagkat yan ang kailangan natin ngayon. Napakaraming kasinungalingan na siyang napapansin natin, napapagpukusan natin, at nakukondisyon tayo. So yun po yung nangyayari. Kaya mga kasama, napakahalaga ng mga bagay na ito na ating pinag-uusapan. What is the purpose of lies? What is the purpose of the spirits that deceives us? So the ultimate purpose of that enemy in our life is for us to become distracted from God. So, nadidistract na po tayo, nawawalan na tayo ng ability to focus. Masyado na tayong malikot. Masyado na tayong maraming tinitingnan. Why? We are distracted. Bakit ka distracted? Bakit nawala ang focus mo? It is because there is an enemy. There is an enemy. Nawala na yung focus mo. Na-distract ka na. So, yung distraction na to, unknowingly, may mga effect ito sa buhay po ng bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos. At yan po, ang i-expose ng Diyos ngayon sa bawat isa sa atin, bawat individual. So mga kasama, merong ginagawa ang distraction para sa iyo. If you don't have the ability to focus, it means to say that you are distracted. You are distracted. Yan po yung ano, yan po yung realidad ngayon. If you lose your focus and if you not have the ability to focus, you are already distracted. So napakaraming mga distraction sa mundong ito. Pero nanggaling yan doon sa mga deceiving spirits. Alam niyo po ba ang mga tukso sa mundong ito bilang anak ng Diyos at nakaranas ng pagmamahal ng Diyos? Hindi ka na matutukso sa masama. Hindi ka na mag-i-enjoy dito because you are not attracted to the bad things anymore. Hindi ka na gagawing salbahe ng demonyo. Ang iaalok sa atin ng demonyo, mga kasama, ang pang-distract niya sa atin, it is not the bad things. But in fact, it is the good thing. It is the good thing. Ano yung mga good things na yon? Mabuti ba ang mag-aral? Yes, mabuti ang mag-aral. It is a good thing for us to have a degree. It is a good thing. Alam nyo, sometimes, if we are distracted ng iyong education, ng iyong studies, hindi mo naman gagawa kung anong vision ni Lord. And then after na makagraduate ka, sabi mo, saan na lang ako babawi? Nung makagraduate ka naman, alam mo ang nangyari ngayon, yung karir mo naman ngayon, inaasikaso mo. Bukod doon sa karir, masama pa ang karir. No, hindi masama ang karir. Ang masama lang, distracted ka. You don't know the ability to focus. No, distracted ka ngayon, ang hinahabol mo na ngayon, karir. And after nung karir ka, nagtatrabaho ka, ang habol mo dyan, sweldo. Dapat yung trabaho mo compensated.
And then after that, yung promotion. Pero, those things are not bad things. Those things are not bad things. Those are good things. So kapag may trabaho ka na, ang gusto mo ngayon, maka-acquire ng mga properties. Or yung iba naman, pag may trabaho, ang gusto nila, partner in life. Distracted na kailangan ko na magka-girlfriend, kailangan ko na magka-boyfriend. Oh man! Pambira yung relasyon mo nga sa Diyos, hindi ayos, magdadagdag ka pa. Hindi mo nga magawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo nga magawa ang vision ng Diyos. Distracted na distracted ka sa trabaho, sa ipon, sa pera, sa relasyon. Mga kasama, those things are not bad. Those things are good things. Pakitype nga po dyan kung meron pong naaapektuhan ng mga bad, mga good things ng distraction. Hindi mo na magawa yung pinagagawa ng Lord. Bakit? Ay, sana magka-boyfriend ako, sana magka-girlfriend ako. At yun naman may mga asawa, sana naman magka-anak na kami. Mga ganon. Hindi naman masasama ang mga bagay na yon. Tandaan nyo po, kapag anak ka na ng Diyos, hindi ka madidistract sa mga bagay na masama. Ang tangi lang gagamitin sa'yo ng kaaway, madistract ka sa mga bagay na mabubuti. Look at yourself right now. Are you still in focus? Or are you now distracted? Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Yung life mo, yung career mo, yung ginagawa mo. Kasi lahat ng bagay na aksyon natin depende sa beliefs natin. Pag ang beliefs mo affected, yung action mo affected. Bakit? Eh, kasi nga, may kasinungalingan eh. May dinadaya na tayo. Distracted na tayo. So, let's expose it. Kung ano ang nagagawa ng distraction sa atin. Distraction, hindi ng evil things. Hindi ka na magbibisyo eh. Hindi mo na babalikan yung luma mong buhay. Pero ang pinakamalungkot sa lahat, di mo nga binalikan yung lumang buhay, wala ka naman nagawang bago. Come on! Hindi mo nga binalikan yung dati mong buhay kasi hindi mo na kayang manloko, hindi mo na kayang magsinungaling. Kasi nakaranas ka na ng kabutihan ng Diyos. Eh. You experience the goodness of God and you are good. You are good. Kaya lang, you are now attracted sa mga good things. So, if you are attracted, you are easily distracted. Oh, lagay nyo nga sa ating comment section. If you are attracted, you are easily distracted. Dapat ang Lord lang ang attraction natin. Yung vision lang ng Lord ang gagawin natin. Kasi we know that God is in control. Siya ang tutulong sa pag-aaral mo, siya ang tutulong sa career mo, siya ang tutulong sa love life mo, siya ang tutulong sa family mo. If there is without God, we are nothing. Kung wala talaga ang Panginoon, wala tayo eh. Pero kung nandun tayo sa center ng Panginoon, matindi yung gagawin sa atin ng Panginoon. So mga kasama, ano ba yung nagagawa sa atin ng distraction? E-expose natin ito mga kasama. Number one, distraction divide your heart. Distractions divide your heart. So yung decision making mo, hindi na siya ano, hindi na siya fix. Wala nang focus. Divided ka na ngayon. So ngayon, kapag ka ikaw ay attracted sa mga bagay, you are easily distracted. Yung iyong heart, it will become divided. Yan, distraction divide your heart. Tandaan natin, may sinabi doon sa verse sa Matthew 6:24. We cannot serve two masters at the same time. We hate the one and we love the other. Yan po yun, no? Kaya mga kasama, you must know your priority. Ano ba yung sentro ng puso mo? Ano ba yung tibok ng puso mo? Hindi pwedeng tumibok ang puso mo ng sabay sa Panginoon at sa person. Dapat sa Panginoon muna bago siya tumibok sa iyong iniirog. Irugin mo muna si Lord. Baka ang puso mo kung kani-kanino tumitibok pero kay Lord di na tumitibok.
So mga kasama, it is a realization. Hindi masama ang magkaroon ng relationship, hindi masama ang magbuo ng pamilya. Ang masama, madistract ka. Kasi maa-apektuhan ka, divided heart. Magkakaroon ka ng divided heart eh. Yung mga decisions making mo. Tandaan nyo po, hindi ka pababayaan ng Diyos. Start to pray right now. Kung gusto mo ng partner, start to pray right now. Kung gusto mo ng success, start to pray right now. If you want to build your future, start to pray right now. So talaga ang lahat ng bagay ay ang Panginoon. Ini-encourage ko kayo ngayon na ang focus ninyo talaga si Lord. Huwag kayong ma-distract. Because distractions divide your heart. Divide your heart. Talagang magdududa ka sa isa pero magtatapat ka sa isa. Susunod ka sa isa pero tatanggihan mo yung isa. Hindi mo talaga pwedeng pagsabayin yan mga kasama eh. Pero kapag alam mo na, ang puso mo single na lang. Kay Lord na lang yan tumitibok. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos ang nasa ng puso mo. So we need to have a solid heart. Not divided heart. So if you are distracted, no, distractions divide your heart. Distractions divide your heart. Second thing, distractions distort your perspective. So, yan po yung pinakaano na distraction distorts your perspective. Pambihira yung kaisipan mo ngayon, hindi na kaisipan na kagaya na kay Kristo. Yung pag-iisip mo ngayon, iba na eh. Nag-e-explain ka na ng iyong situation, nag-i-explain ka na ng iyong condition, nag-i-explain ka na ng iyong nararamdaman, pero hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos. Why? Distorted na eh. Unlike before, regardless of your situation, regardless of your condition, regardless of what you feel, regardless of what you think, Lord, your will be done, not my will be done. I always yes to your word. So kapag ka ikaw ay distracted, yung iyong perspective nadidistort. No, nadidistort yung iyong perspective, nababaluktot. Nababaluktot. At ito ang pinakamalungkot sa lahat. Kapag ka ikaw ay ini-encourage, kapag ka ikaw ay kinukorek, kapag ka ikaw ay nire-rebuke, lagi kang merong defensive spirit. Or rather, may defensive attitude. Bakit? Eh kasi distorted na yung perspective mo eh. Ang nakikita mo na lang ngayon, puro baluktot na itinutuwid mo sa pamamagitan ng iyong sariling kaisipan. So talagang, if you are distracted, yung iyong perspective madidistort. Distorted perspective. Yan po yung ano, yan po yung pinakamahirap sa lahat. Yung baluktot na pag-iisip. Mga kasama, dapat meron tayong kaisipan na kagaya ni Kristo. Kunin natin ang mga bagay na yon. Isabuhay natin ang mga bagay na yon. And, dapat ang anak ng Diyos tuwid mag-isip. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi baluktot mag-isip. Kaya, pakilagay nga sa comment section natin, dapat matinong mag-isip. At ano yung matinong mag-isip? Susunod ako sa Diyos kahit anong nararamdaman ko. Susunod ako sa Diyos kahit anong sitwasyon ko. Susunod ako sa Diyos kahit anong kondisyon ko. That's right perspective, not distorted one. Yun yung correct perspective. Susunod ako sa Diyos. Pero yung distorted perspective, ang paliwanag mo, hindi ka susunod sa Diyos. Ang paliwanag mo, susunod ako pero hindi ngayon. Distorted na yun eh. Now is our time. No, now is our time. Kaya yan po yung ginagawa sa atin ng distraction. No, distractions distort your perspective. Third thing, distraction discourage your soul. Distraction discourage your soul. Nawawala ka na ng ganasity to fight. What is the human soul? It is the mind, it is the heart, and the will. So mga kasama, dapat merong ano to, merong siyang
pag pinag-usapan ang mind, dapat meron tong wisdom. Pag pinag-usapan ang heart, dapat meron yung love. At pag pinag-usapan yung will, not my will, but God's will. Ang problema, pag distorted soul, naapektuhan na yung faith. So if there is no faith, there is no obedience. And if there is no faith, it is impossible to please God. Kaya mga kasama, dapat talaga hindi tayo distracted. Kasi ang nangyayari, it discourages your soul. Kaya maraming mga tao discouraged kasi distracted. Ayaw na nila kasi ng katotohanan eh. Marami ng kasinungalingan silang niyakap kaya na-distract na sila. So their soul is already discouraged. Kaya kahit anong encourage mo, ayaw pa rin gawin ang kalooban ng Diyos. Kahit anong sama mo, ayaw pa rin gawin ang kalooban ng Diyos. Why? Because they are already discouraged. Wala namang nangyayari. Yan ang mga kaisipan natin. Kapag discouraged ka, parang gusto ko nang sumuko, parang gusto ko nang tumigil. Because you are already discouraged. So mga kasama, mahal tayo ng Panginoon. Ito usapang pamilya. Ito usapang pamilya. Ito kaya binanggit yung brothers and sisters. So we are children of God. We are a spiritual family. So that's why merong ganitong setup for you to encourage. So in order for you to encourage, I tell you, don't be distracted. So kaya ka na be discouraged because you are distracted. Yan po yan mga kasama. So if you want to be encouraged, you need to be focused. Focus ka lang kay Lord. It is not the people around us. It is not all about us. It is not the circumstances. It is not the situation. But it is all about God. In fact, kung bakit tayo buhay, kasi may plano ang Diyos sa'yo. Kung bakit meron kang pinagdadaanan, kasi may plano sa'yo ang Diyos. Hindi aksidente yan. Merong matinding ginagawa ang Panginoon sa atin. Kaya lang, pag distracted na yung ano na atin, yung ating soul ay discouraged na, you want to give up. You want to surrender. Pag nag-give up ka na, nag-surrender ka na, ang kaaway na nagdo-dominate ng life mo. Yes, anak ka ng Diyos, pero you choose to be a loser. Because you don't strive for the truth. Ang katotohanan, ikaw ay anak ng Diyos. Ang katotohanan, dapat nababantayan natin yung kaluluwa natin. So yung mind, yung heart, yung will, mga kasama, mahalaga po yun na nagdi-develop sa atin ng malakas. So yung mind, you need to have a wisdom that comes from above. Yan po yun, no? At yung pong ating love, yan po ay para sa puso natin. Yung courage natin, para sa will nun. So always pray for three things. Always love, pray for wisdom, love, and courage. Ulitin ko, always pray for three things. Focus on God and always pray for three things. Wisdom, love, and courage. Why is it wisdom? That wisdom not comes from the world, but comes from the Lord. Because wisdom is food for your mind. For your mind, your comprehension, your way of thinking. No, way of thinking. The wisdom that comes from above. Para po yung truth, madali nating mag-grasp. And then yung love, it is a supplement for your heart. Ini-strengthen nito yung puso mo. And then yung courage, it is supplement for your will. So mga kasama, mahalaga po yan na naiintindihan natin mga kapatid. So focus to God and then what? Pray for three things. Pray for wisdom, pray for love, and pray for courage. In order for you not to be discouraged. Hold on to the truth. Strive for the truth.
mga kasama. Fourthing, distraction disrupt your priorities. Yan, mga kapatid. Yan po yung pang-apat. Pag sinabing disrupt, throw it into confusion. Yan po yung atin na ito, nadidistort na rin siya. Nababaliwala. No, mga kasama, yung pong hindi na natin nabibigyan ng pahalaga. So, yung mahalaga sa atin, hindi na mahalaga. At yung hindi mahalaga, yun ang mahalaga sa atin. Yeah, ganyan na nangyayari doon kapag ka ikaw ay distracted, no? Disrupt your priorities. Mali talaga eh. No, yung mahalaga sa iyo hindi na mahalaga. At yung hindi mahalaga, yun ang napakahalaga sa iyo ngayon. So, anak tayo ng Diyos, pero hindi na natin alam kung anong mahalaga. Tandaan natin, yung pinapahalagahan ng Diyos, yun ang mahalaga. At lahat ng mahalaga, may halaga. Kaya mga kasama, alisin natin yung distraction, no, sa buhay po natin. At lalo tigit, mga kasama, tanggalin natin ang mga kasinungalingan sa buhay natin. Kaya, it disrupt your priorities. Hindi mo na alam ngayon kung ano una. Ano ba unahin ko? Yung bang karir ko, yung relationship ko, yung family ko, ang dami ko mga bayarin, ang dami ko mga pressure, tapos sasamahan pa sa church. Yan. Hindi mo na alam ngayon ang priority mo. Pagdating sa church, pagod ka na. Magpahinga ka na. Yan, mga ganun ang ano eh. Mga ganun yung mga sinasuggest ng demonyo. Talagang parang gustong-gusto kang i-comfort ng demonyo. Oh, bilib naman ako sa'yo, pinaniniwalaan mo. So, mga kasama, tanggalin ang kasinungalingan sa buhay. Pahalagahan ang pinapahalagahan ng Diyos. Yung mga bagay sa mundong ito, mahalaga sila, pero mas mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Mas mahalaga ang pagsunod natin sa Diyos. Kaya pag inuna natin ang Diyos, siya naman ang bahala sa atin. Sa mundong ito, subok na po namin yun. Kaya po, sineshare ko po ito sa inyo ngayon, para po nang sa ganun, aba, eh talagang maging anak tayo ng Panginoon at magawa natin ang kanyang kalooban. Sino ko excited dito ngayong gabing ito? Nakikita natin ngayon kung ano nagagawa ng distraction. Akala, ay, distracted kasi ako ngayon. Kung tingnan mo, pag sinabing distracted, meron ng matinding distraction naman na nangyayari sa'yo. Pag wala ka ng kakayanang magbigay ng tamang atensyon, hindi ka magbibigay ng tamang aksyon. Yan talaga yan, mga kasama. Kapag ka, yung iyong priorities, hindi mo alam. Deceive ka na eh. Hindi mo na alam yung one. Yung one mo, eh, ang pili mo, five. Kasi hindi mo na alam ang priorities mo eh. So, samantalang kung alam mo ang priority mo, yung one ay one. Yung two ay two. Hindi pwedeng pagpalitin. So, ang mahalaga, yung one. Pero hindi masyadong mahalaga yung two. So, ang pagpupukusan mo, hindi yung two, kundi yung one. At ang one natin, number one natin, walang iba kundi ang Panginoon. So, kapag ka-distracted tayo, yun ang nangyayari sa atin. It disrupt your priorities. And fifthing, distraction destroys your leadership. Distraction destroys your leadership. Mga kapatid, inilagay ka na ng Diyos dun eh. Pinakawalan mo pa. Inaangat ka nga ni Lord eh. Gusto mong bumaba pa. So, kaya napakahalaga na hindi ka distracted. Dapat lagi ka nasa focus. Kasi, ipinopromote ka ni Lord eh. Sinisira yung iyong leadership ability. It destroys your leadership. So, hindi na kailangan ng demonyo. Ang kailangan lamang, madistract ka. Ikaw ang magdidesisyon yan. Kaya pagka sinabi ng demonyo sa'yo, oy, huwag mo ko'y dadamay dyan. Ikaw ang nagdesisyon yan. Ikaw ang nag-action yan. Ikaw ang gumawa yan. Kaya, oy, hindi ako may gawa yan. Eh, wala ka naman magagawa. Talaga naman ako ang ama ng kasinungalingan. At wala namang katotohanan sa akin. So, ganyan ang demonyo, mga kasama. Kaya huwag nung pakikinggan ang anumang kasinungalingan ng kademonyoan. Kasi parang
masarap lang yan sa pakiramdam mo, pero hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos. Sa dulo, magsisisi ka. Magsisisi ka. At may, kakanta ka na kung maibabalik mo lang. Si Ate Neng, kasama ko po kahapon sa training namin sa Cavite. Alam niyo, sabi ni Ate Neng, kung noon ko pa ito nakita, nang hihinayang ako kung bakit ngayon lang ako na sana noon pa. Sabi ko sa kanya noong ano, sabi ko, Ate Neng, lahat naman merong ano, kapanahunan. May panahon naman sa lahat ng bagay. So, mga kasama, gusto kong huwag niyong sayangin ang panahon. Kapag may panahon ka ngayon, itodo mo na kay Lord para pagdating sa dulo, hindi ka manginayang. No, palagay nga sa comment section natin, todo na kay Lord. No, todo na kay Lord. Todo na to. Yung buhay ko para sa Panginoon. Yung gagawin ko para sa Panginoon. Mamamatay din ako para sa Panginoon. Mahirap yung hindi ka todo kay Lord nung mamamatay ka na, gusto mo kay Lord. Huwag ganun. So, huwag niyo sirain ang leadership ability na nilagay sa iyo ng Panginoon. Meron kang built-in ability to lead. Idini-develop lang yan, mga kasama. Kaya may discipleship. So it destroys your leadership. Last thing, distraction diminishes your integrity. Distraction diminishes your integrity. Unti-unting naglalaho. Unti-unting nawawala kapag ka distracted ka. Yung integridad mo, unti-unting nawawala. Hindi ka na nagiging totoo sa sarili mo, hindi ka na nagiging totoo sa Diyos, at lalo tigit, hindi ka na rin nagiging totoo sa ibang tao. Yan po yung anim na bagay na dapat maging malinaw sa atin ngayon. So, focus. No, sabay-sabay nga natin i-type sa ating comment section, focus. No, focus. Yan po yung pinaka bagay na dapat matutunan natin ngayon. Saan ka magpo-focus? Doon sa truth in order for us to reject the lies. Focus on the truth in order for us to expose the lies. Yan po yung bagay na dapat matutunan natin. Remember, you cannot fight until you identify the enemy. You cannot fight until you identify the enemy. And what is the enemy? The lies. And what is the lies? Distraction. Distraction. So if you don't fight the enemy, if you don't fight the enemy because you fail to identify them, later on, you will be his ally. Kung hindi mo na labanan ang kaaway kasi hindi mo siya nakita, balang araw, kasama ka na niya, kakampi ka na niya. Hindi mo gusto, pero nagagawa mo na yung mga bagay na ayaw ng Diyos at gusto ng kaaway. So, ang tangi nating kailangan gawin, matanggal yung deception sa buhay natin. So, tanggalin yung daya na yun sa buhay natin. So, strive for the truth and reject all the lies. Identify the lies that leads to destruction. And distraction, then strengthen your spirit in the Lord. So pagka po merong distraction, meron pong distraction. Destruction, I mean. So ano yung distraction at destruction? Yung kapag ka ikaw ay walang kaya ng mag-focus, mawawasa ka. Masisira ka. Mga kasama, huwag mong pabayaang binuo ka na ng Diyos, wawasakin ka uli ng ano, ng distraction. Huwag mong pabayaang wasakin ka ng distraction. Binuo ka na ng Diyos eh. May magandang plano na sa iyo ang Panginoon. So I encourage you. Sabi ng verse, that is why we labor and strive. We labor and strive. Because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people and especially of those who believe. I do believe na lahat po ngayon na nakakapakinig nito may paniniwala sa Panginoon. And always remember kung ano po yung ating sinabi kanina, your action always
always moving in the direction of your strong belief. Mga kasama, life is a choice. I've done my part right now. God is already finished his part. He is done. But he is miracle working God sa life natin. Yung part po niya, tinapos na niya yun. Ako po ngayon, nasabi ko na po ito yung pinasasabi sa atin ng Panginoon. Pag na-identify na natin yung life, tandaan natin sa battle natin, yung spiritual battle, wala pong proxy dyan. Ikaw talaga ang haharap dyan. Ikaw lalaban dyan. Hindi ka pwedeng, Nay, Tay, kayo po muna lumaban. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng magpatulong sa kapatid mo. Hindi ka pwedeng magpatulong sa nanay, tatay mo. Talagang personal na laban yan. So I encourage everyone to strive for the truth and reject all the lies. God bless everyone. Gamitin tayo ng Panginoon. Ang buhay natin ay pagpapala at maraming mapapagpala ng buhay po na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So pagpalain tayo ng Panginoon, maging pagpapala ang ating buhay at tulungan natin ang mga tao makabalik sa Diyos. Tulungan natin ang mga tao na makapagsimula ng kanilang buhay sa Diyos. Tulungan din natin ang mga tao na maisaayos ang kanilang buhay na wala sa ayos. At tulungan din natin ang mga tao na magawa nila ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos. At pag nangyari yon, maluluwalhati ang Panginoon. At merong marka sa ginawa natin. May bakas sa pinagdaanan natin. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang buhay na meron tayo, ang kalakasan na meron tayo, lahat ng bagay na maating nararanasan, ay huwag niyong sasayangin sapagkat ito'y para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Let us pray right now na manumbalik tayo sa Panginoon. No, sa atin pong last comment natin, dito po sa atin pong sa pag-share ko ngayon, pwede bang pakiulit natin, strive for the truth. Reject the lies. No, reject the lies. Strive for the truth and reject the lies. God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pwede kang magsimula ng iyong bagong buhay sa Panginoon. Pwede kang magsimula ng bagong araw sa Panginoon. At pwede ka pang makatulong sa ibang tao. Especially kung matagal ka na sa church, I encourage you. Help people. Huwag kang maging makasarili. Huwag mo tingnan ang iyong sarili. Ang tingnan mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At pag ginawa mo yan, naniniwala akong mauunawaan mo ang lahat ng bagay at makapagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kapwa natin. Pagpalain tayo ng Diyos at maging pagpapala ang ating buhay. Let us pray. Lord, salamat po ng marami sa opportunity at sa privilege na magkasama-sama kami virtually. Even though we are physically separated, Lord, we are spiritually connected. Konektado kami, Panginoon, and virtually connected. We are connected to you, Lord God. We are connected sa virtual church. At Lord, nagiging encouragement kami sa marami. Lord, I pray, Lord, na sa bawat isa na nakapakinig nito, Panginoon, ay magawa namin kung ano yung mga bagay na gusto mo at anumang kasinungalingan sa buhay namin, Lord, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo po. At anumang distraction sa buhay namin, mga distraction namin, Panginoon, tanggalin mo. At makapag-focus kami sa iyo. Lord, huwag kaming ma-distract, ma-sidetrack, ma-out of track ng mga bagay na inaalok ng mundo ito na pawang magaganda naman. At Lord, mag-focus kami sa pinapagawa mo sapagkat alam namin na merong pangako na kapag inuna ka namin, lahat ng bagay, idadagdag mo lang sa amin, Panginoon. And we receive that in our spirit tonight. In Jesus' name, amen and amen. God bless everyone. God bless every child of God. God bless our spiritual family and be a blessing to your biological family. God bless! And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated.
We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be a part in this.